Inaresto rin ang apat na sangkot umano sa pag-aayos ng annulment nang hindi humaharap sa korte, gayon din sa late na pagpaparehistro ng birth certificate. Mahigit 300,000 piso umano ang singil at may kasabot umanong abogado at hukom. Nakatutok si John Consulta. Nang makuha ang hudyat, inaresto ng NBI Cybercrime Division ang kanilang target sa coffee shop na ito sa Quezon City. Walang takas sa mag-asawang nasa likod umano ng non-appearance annulment scheme. Sa NBI kami ha. Dalawang iba pang sakot din daw sa paglalakad ng non-appearance application for annulment at late registration of birth ang inaresto sa Pasay. Ayon sa NBI, nag-ugat ang magkahiwalay ng operasyon sa reklamo ng Korte Suprema. May mga abogado at judge daw kasing sangkot sa naturang non-appearance annulment application. Yung mga nahuli natin, nag-offer sila ng 100% quote-unquote legit na annulment process, non-appearance. So as long as you're willing to pay, I think it's 350,000 per process. Wala nga nang gagawin, mag-iintay ka na lang, ipoprocess nila, then ibabalik sila yung document, tapos na. May pinapakita silang mga real docs galing sa court. Naka-sign talaga doon yung lawyers and judges. And then meron silang pinapangalan talagang mga lawyers and judges na nasa likod nito na nagpapabayad. At nagiging madali daw yung proseso. Ang isa pang nakakabahala, ang pagproseso umano ng mga suspect sa birth certificate ng mga nagpapalit registration. Alarming siya in the sense na based on our intelligence, may mga foreigner na gumagamit ng mga local mules. Itong mga local mules, ito yung mag-a-apply ng late registration. Pag nakuha nila yung docs, ang mag-utilize nito yung mga foreigner allegedly. Pwede ka na makakuha ng barangay clearance, municipal clearance, and whatever. At the same time, pwede na itong maging starting process doon. Halimbawa, gusto mo ng passport.